Hello, good morning, good day, church day, Lord day. I'm Brother Cesar Capistrano, muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, mawawala ang langit at ang lupa. Ano ba ito sa Biblia? Ating aalamin yan. Meron po tayong dalawang talata sa araw na ito. Bago po basahin ang talata, tayo po ay manalangin muna. Ipikit po natin ang ating mga mata. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Amang, maraming pong salamat sa biyaya at gabay na pinagkakaloob niyo po sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang pasalamat. Diyos Ama, sa biyaya at gabay po na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Papasugan niyo po sa amin ang inyong presensya upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan, maitindihan ang inyong mga salita na buhay at makapangyarihan. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Magagampanan na naman po namin ang aming tungkulin para sa aming sarili, tungkulin para sa aming pamilya. Patawad po Diyos Ama kung kami po ay nagkukulang po sa inyo. Diyos Ama, kaawaan niyo po kami. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng Linggo. Ang ating pong topic, mawawala ang langit at ang lupa. Ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Meron po tayong dalawang talata sa araw na ito. Akin na po babasahin ang unang talata ay nasa Isaiah chapter 40 verse 6 to 8. Ating pong pakinggan maigi, talinghaga po ang ginamit na pananalita. Kaya po ay ating pong pakinggan maigi upang sa ganun po ay lubos natin maunawaan at maitindihan. Akin na pong babasahin ang talata na nasa Isaiah chapter 40 verse 6 to 8. Verse 6, magpahayag ka, ang sabi ng tinig, ano ang ipahayag ko, tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mo, ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. 7, nalalanta ang damo. At ang mga bulaklak ay kumukupas. Kung sila'y mahipan ng hangin, ang tao nga ay tulad lamang ng damo. 8. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Amen guys, napakaganda ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata ay pinagtitibay po sa aral na naibigay sa atin ng ating propeta Isaiah. Ay ang damo po daw ay nalalanta. At ang mga bulaklak ay kumukupas. Sa nilalaman po ng aral na naibigay sa atin ng ating propeta Isaiah, kumbaga ang tao po ay kailangan na kumilala sa ating Panginoong Diyos Amang nasa langit. Sapagkat
kahit ano pong kagandahan ng ating katawan, kung tayo ay makisig, macho, at kung tayo ay may itsura, guwapo man, o hinahangaan tayo ng mga kapwa nating tao sa ating kakisigan, sa ating istura, sa nilalaman po ng talata ay ang mga tao ay kagaya ng tao na nalalangta. Doon naman sa mga nagagandang babae, maraming humahanga o ano man ang ating itsura, ang bulaklak po ay kumukupas. Talinhaga po ang aral o salita na naibahagi ng ating propeta Isaias. Kaya po tayo ay manampalataya sa ating Diyos Amang nasa langit, kumilala o makinig sa kanyang mga kautusan o payo, sapagkat tayong mga tao ay inihalimbawa lamang sa damo at bulaklak, na tayo ay malalanta at kumukup at kukupas. Ngunit nagtitibay po sa ating nabasa na talata, ang salita ng Diyos ay magpakailanman. Yan po ang nialaman ng talata. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Akin naman pong babasahin ng pangalawang talata ay nasa Mateo chapter 24 verse 35. Verse 35, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko ay hindi magkakabula. Amen guys, napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa kapanahuna ng ating propeta Isaias, nabanggit po sa aral ng ating propeta Isaias, ang salita ng Diyos ay magpaka ilanman, hindi po mawawala o magpakailanman ang salita ng Diyos sa aral na naibigay sa atin ng ating propeta Isaias. Sa nabasa naman po natin talata mula sa Bagong Tipan sa ating Apostol Mateo, sa aral ng ating Panginoong Hesukristo, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y di magkakabula. Talinghaga na naman po ang pagkakaaral o pagkakasabi sa ating nabasang talata. Di ba po ang bula ay biglang nawawala? Pero sa nabasa nating talata, ang salita ng Diyos ay hindi magkakabula. Pinagtitibay po talaga ang salita ng Diyos ay magpakailanman. Kaya po sana tayo manampalataya sa ating Diyos Amang nasa langit at makinig sa mga aral ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa nabasa natin mula sa Biblia sa ating topic, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ng ating Diyos Amang nasa langit ay magpakailanman. Napakaganda po na ating nabasa mula sa Biblia. Ang tao po ay tulad lamang, tayo po ay hinalimbawa sa damo
na nalalanta, tayo po ay hindi halimbawa sa bulaklak na kumukupas. Yan. Ano man ang ating pangangatawan o itsura, o ano man ang ating estado sa buhay, tayo po ay manitiling magpakumbaba at kumilala sa ating Diyos Amang nasa langit, kumilala sa araw ng ating Panginoon, Hesus Kristo. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana ay hindi po tayo magsawa magkinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan. Magtatapos na po ang ating topic. Ipikit po natin muli ang ating mga mata. Tayo po ay muling manalangin. Diyos Amang nasa langit, nakapangyarihan sa lahat, sambayin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming maraming salamat po. Nakapagpakinig na naman po kami ng inyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at espiritual. Maraming maraming po salamat, Diyos Ama. Ang ngalan ng Panginoon Jesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng Linggo at maraming maraming salamat po sa pagsama niyong pagkikinig na aking iminabahagi na salita ng Diyos na buhay na nagmumula po sa Biblia. Lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.